station number one. SM Radio Station. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Femia, tambalanista since 2010. Dati sa radyo ko lang kayo pinapakinggan. Ngayon nagtatrabaho na ako, nakatutok naman ako sa podcast ninyo. Through the years, palaging good vibes ang dala nyo sa buhay ko. Sumulat ako para humingi na advice. Ayokong lumapit sa iba dahil takot ako mapag-chismisan at ma-judge. Talaga ba? Hindi ka namin i-chismis sa lahat ng listeners namin. Wala. At hindi ka namin i-judge. Kami pa ba? Sige na. Solong anak ako and I live with my dad na senior citizen na. Wala na ang mom ko. She died of breast cancer. I am pregnant at ikakasal na ako this January sa boyfriend ko for 6 years. Okay naman ang boyfriend ko at si Papa. Sa katunayan, bago pa man kami ikasal, sabi ng boyfriend ko, hindi namin iiwan ang tatay ko na mag-isa. Ngayong palapit na ang kasal, may mga pagkakataong dumadaing na sa akin si boyfriend, lalong-lalo na sa pamamalakad sa bahay. Ako din naman nahihirapan kasi napapansin ko na habang tumatanda si Papa, nagiging grumpy at demanding. Palagi kaming sinisita. Hindi din ako makapagdesisyon sa bahay. Kahit anong linis ang gawin namin, lagi pa ding madumi dahil sa 7 aso ni Papa na ayaw naman niyang i-let go. Ayoko naman sanang iwan si Papa pero lately gusto ko nang bumukod. Pangarap kong lumipat sa bahay na maituturing naming sa amin. I want a space na walang sisita sa aming mag-asawa. I want a home na hindi mako-compromise ang health ng baby ko. Ayokong patuloy na magtiis yung future husband ko sa sitwasyon namin. Pero tuwing sinasabi namin kay Papa na gusto naming bumukod, nagagalit siya. Tambalan, ano kaya ang mabuti kong gawin para masolusyonan itong problema ko? Salamat sa inyong payo, ang inyong tambalanista, Femia. Inti na ba? Natulog na lang. Ang bigat kasi ng alam mo. Pagod pa yung isip ko. Oh, wala pang sustansya. Wala pa man din ang papadala pa ng pagkain. O di sana ganado, no? Sana. Parang bakit, ano ba pinagkakaabalahan nyo? Bakit wala pa nagdadala ng pagkain? Wala. Wala bang ano dyan? Mga pabalot niya. Mga ano, natirang mga pagkain sa gabi. Nasaan na? Tumitira kami niyan. Ang adobo mas lalo sumasarap pag tumatagal. Baka naman may tirang adobo pa siya. Diba? Yung para unang lechon naman hindi niya naman pinapakapon. Diba? Mapapaksiwin namin mamaya yan. Amin na. Ano? Para may sustansya kami. Oo naman si Femo. Oo eh. Ano pa man din siya, problemado. Bawal lang makuha magandang ano, payo galing sa Tambalan. Kaya nga. Buntis pa. Huwag natin i-pressure si Femia. Nakasalalay po ito sa ibang mga tambalanisang nakatutok.
Ipasa natin ng ipasa pressure namin sa iba. Oo, kasi syempre hindi tayo magpa-pressure ng buntis, bad yun, di ba? Dapat hindi natin siya bibigyan ng bad vibes, good vibes lang, ganun. So, padala niyo po kami dito na magpapabibigay po sa amin ng sustansya. Charot! Anyways, Femia, naku, eto na naman tong issue na to. Naku, talaga. Ideally kasi talaga, dapat bumukod. Mm-mm. Yun naman kasi talaga. Kasi syempre, talagang feeling ko kahit naka-close mo, there will come a time na outsider eh. Alam mo yon, yung magiging outsider ka dun sa bahay na hindi sa'yo. Parang ganun. So, yun talaga yung ideal. Ang pwede sigurong, lalong-lalo pa, malaking consideration yung pito yung aso. Pito yung aso sa bahay, tapos mga nganak ka, tapos kailangan malinis, yung mga ganun. Yun yung isang magandang factor. Yes, magalit na magalit yung tatay mo, pero hindi naman niya kayang i-let go yung mga pito niyang aso. Kumpara sa akin, parang gagawa niya ng way to adjust. Ibig sabihin, may i-let go siya para lang magstay pa rin kayo together. Then, you can still try again. Pero kung halimbawang ganyan, na yung aso, ayoko, ganyan. Kahit at the expense of your health, may health risk on your part, mm-hmm. 'di ba? Tsaka yun, linis ka na linis, tas dumi ng dumi kasi hirap talaga may aso, no? Lalo na pito. Sa loob na bahay, lalo kung pito, mm-hmm. isa nga lang, may amoy na talaga yung bahay eh. Mm-hmm. What more yung pito, 'di ba? Eh kung sa laula pa yung nagbabantay. 'Di ba? Mm-hmm. Magkakaroon talaga, mahirap talaga yun para sa buntis, ganun. Agree ako doon. So, yun. I think kailangan mo talagang mas i-enforce pa Mm-mm. sa tatay mo na tay, medyo mahirap tong sitwasyon. Baka naman pwede tayong yung pwedeng adjustment na pwede natin yun. Gawin. Correct, correct. Diba? Hindi ka naman namin mapababayaan. Meron ka namang pwedeng mga gawin, 'di ba? Yung mga ganun. Ideally kasi talaga wala na yung nanay nila, 'di ba? Out of the picture na yung nanay. Wala yung nanay. Kung nasan man si nanay, ayun. May breast cancer na matay na partner. Ah, okay. So, tama 'yun. First, hanapin muna kung ano yung adjustment na kaya. Hanggang ano yung adjustment. Yung pinakasagad. Yes. Yan, na pwede pang mag-adjust para sama-sama. Alagaan yes. pa rin si Papa. Ganun. Adjustment meaning, halimbawa, yung concern mo is yung aso. Pwede ba natin, kunyari, kung di naman talaga naaalagaan ng maayos, halimbawa, di ba, ipaampon sa iba. Sinong kakilala ninyo, kamag-anak ninyo, ang mahilig din sa aso, na willing alagaan. Correct. Yung ibang aso na totally aalisin lahat kasi kung source naman ito ng happiness ng magulang mo, di ba, wag mong tatanggalin lahat. Pwede ka magtira ng isa o dalawa. Kung sino man yung favorite sa pitong aso, that's one adjustment na pwede mong gawin. Mm-hmm. Kung ayaw ni daddy alisin yung pitong aso, make sure kaya niyang linisin lahat. Mm-hmm. Kung hindi man niya kaya, kumuha siya ng katulong para tulungan siyang linisin. Alalayan siya. Alalayan para hindi magmukhang talagang makalat lagi yung bahay niyo. Kasi yun yung concern mo eh. Tama. Diba? Another adjustment, meron ba kayong kakilala na siguro, kasi pag bigger yung place, bigger yung house, hindi magiging issue to eh. Mm-mm. Pero kung napakaliit yung lugar. Okay. Totoo yan. Kung maliit yung lugar, talagang magkakitaan kayo talaga. Matatapak-tapakan mo yung aso. Correct. Maamoy mo at maamoy. Oo. Diba? Pero kung merong sariling, kasi kunyari may, anong tawag din, may kennel ba? So siya, may kennel. Ano yung bahay? Sa amin, sa may gilid din. Ano ba yun? Nahulog na naman sa kennel. Lagi na lang nasa kennel. Ang may kennel ka na. May kennel ka na naman. Ano? Kumukuha ka na naman ng tubig kennel? yun. Diba kasi may mga bahay na may mga lawn. Halimbawa, depende sa iyo. Kaya may lawn. Din. Ang meron lang ako, loan. Loan ka ng loan. Taran. Ang dami na nang interested sa loan. Ano? Nagpapa-approve ka na naman salary loan? Yun lang yung alam ko, tari na may sariling loan. May kennel at may loan. Pangayaman. So, depende sa setup eh. Kanyari, may mga backdoor. May backdoor. Why, taray, backdoor. Sa amin, isa lang talaga yung pinto kaya eh. Kaya nga, yung entry exit correct, eh. Correct, isa lang ang daanan. Pag may emergency, wala talaga. Taray ng backdoor. Diba, may ganun. Tapos doon, nandun lang lahat ng aso. Nasa likod. Tapos kung ipapasyal, di isa-isa mong ilalabas, hindi lahat nasa loob ng bahay. Mm-hmm. So, yung ganun ba yung setup? Nasa loob ba sila ng bahay? Kasi talagang, pag nasa loob sa bahay, ng bahay, talaga nakaka-lurkey talaga yan. Mm-hmm. So, yung mga ganun na adjustment, correct. Nagawa na po isa-isahin ba? Isa-isahin nyo lahat yun. Diba? Kasi syempre, gusto naman natin talagang alagaan
yan, si Papa, ayaw naman natin siyang mag-isa. Ah, mahirap yun eh, di ba? Mag-let go ka ng parehong, ano mo, oo, parehong mahal. Di ba? Mahirap din kasi talaga. Pero, yan, ako parte rin yung lag ko talagang sinasabi, dapat kapag kayo po ay nag-anak, sa mga magulang ha, this is for parents, dapat tanggap nyo na sa sarili yun eh, na dadating yung panahon na may tinatawag na leave and cleave. So may dadating talaga yung panahon na you have to let them go. Mm-hmm. Na ano talaga, kaya nga 'di ba? Ano 'to eh, connect sa mag-iipon ka para sa retirement mo para hindi ka nila asikosohen, para hindi ka nila problemahin. Kung kaya mong gawin ha, yung mm-hmm. yung pag-iipon para sa retirement mo, kasi magkakaroon ng gantong issue lalo na sa Pilipinas. Kasi mm-hmm. ano natin 'to eh, kultura po natin talaga ito. Ugali natin. At mahirap tsaka, siyang mawala. Correct. Tsaka mahal kasi natin eh. So totoo. Alam mo 'yun, tsaka culture. Kultura talaga natin. Sa ibang bansa mahal naman nila yung mga magulang nila, pero matik 'yun eh, na pag at a certain age aalis talaga sila at tanggap mm-hmm. 'yun. Kasi ganoon yung kultura nila. Eh tayo, mahal natin, tas plus kultura natin na sama-sama tayo together. Ganon, yung mga ganon. Pero yun, wala lang. Isang pagpapaalala lang na for parents, you have to understand that that moment will come. Mm-mm. Huwag natin bigyan ng isipin yung mga anak natin kasi problemahin tayo. Mm-mm. Yun talaga yun. Kasi yung mga anak, ayaw naman nila na tayong anuhin. Ayaw nila tayong pabayaan yun ang katotohanan. Kaya lang tingnan mo, natatarantisyo sila. Napapasulat pa sa Burnay. Kasi mga nag-advise naman sa Burnay, parang mga sabog naman kami for today. So, parang wala hindi naman masyadong itutulong. Correct, wala namang naiambag, di ba? Walang naiambag, nakakalurk eh. O yung ganun. So, ano, paghahandaan po natin yan. Ako, partner, inaano ko para na talaga na, sa utak ko. Para prevent yung ganitong klase ng concern. Oo, eh, kasi it will happen and it will always happen. Mangyayari talaga yun. Kaya ako, inahanda ko na talaga yung sarili ko na ako ang wish ko parang magtagal sa poder ko ng matagal. Alam mo yun, yung hindi magmadaling mag-asawa, ganun. Pero kung halimbawa magmadali, may magagawa pa ako bago eh. We are only here to, we cannot clip their wings. Mm-mm. Diba? Kailangan, forever. Oo, forever. Kailangan din nila talagang lumipad on their own. Mm-mm. Kailangan talaga din nila mag-start their own families. Hindi lang talaga magawa ng mga iba. Kasi nga, mahal ka nila at ayaw ka nilang iwan. Totoo. Hindi nila carry. May mga bata talaga na sobra silang attached sa kanila mga parents na masakit sa puso nila na iwanan. Pero syempre, diba? May asawa na kasi sila. Mm-mm. May asikasuhin din silang asawa. At ganun naman kasi talaga. Oo. Depende sa agreement yun ninyo. Talaga. No? Kaya nga yung sinasabi namin ni partner, sabi ni partner, na baka naman kayang isagad-sagad pa yung mga pwedeng adjustments. O kapag ka hindi talaga carry, magsagad ulit ng kahit anong adjustment. Hindi kami pwedeng magbigay ng konkretong pwedeng may advice kasi hindi namin alam yung level ng pera ninyo. Yun nga yung mga tinanong ni partner, meron ba kayong kennel? Meron ba kayong lawn? May backdoor? Kung walang mga ganyan, edi isip kayo na ulit ng bago. Hindi namin alam yung financial status po ninyo. Diba? Hindi namin alam yung eksaktong sitwasyon. Pero one thing's for sure, itodo nyo na yung adjustment. Hanggang kaya. And again, ano, parang two things. Ito, yung adjustment hanggang kaya, hanggang carry. And then yung second is, a reminder for parents that this will happen. Mm-hmm. Diba? Na dadating yung panahon ng mga anak po ninyo, mga anak po natin, ay aalis at mag-aasawa. Ito, yung po talaga at magtatayo ng sariling pamilya. Alam mo, ang, diba sabi ni partner kanina, parang iba yung usapan pag malaki yung bahay eh. Maswerte kung malaki yung bahay, yung pwedeng paghatian yung bahay. May sariling kwarto ang magulang, pero kung sama-sama kayo natutulog sa sala, yeah, kasi sa lang ang diba? Division, ano pa, banyo correct, lang. Correct, totoo. Oh. Masakit talaga sa ulo yan. Magkakaproblema talaga yan. Mm-hmm. Ganun. Oh, madami kang pwedeng tingnan na, ano, na angulo ng, ano, ng sitwasyon ninyo. Mm-hmm. Yung lugar, malaking consideration yan. Kung afford ninyo, diba, kung halimbawa, hindi namin alam, rumirenta ba kayo o sarili nyo yung property. Kung rumirenta kayo at afford ninyo magrenta pa ng bigger place, di better. Kumbaga magkakaroon ng sariling place si Daddy, father. Pero na nandun lang kayo. Yes, na hindi kayo magkahiwalay. Mm-hmm. Diba parang meron siyang privacy kasama ang kanyang mga aso and at the same time, kayo din na mag-asawa. May ganun eh. Pero ang tanong apartment, talaga doon, halimbawa, second floor, third floor, correct. O kaya, ground floor. Iba-ibang pinto. Ganun, diba? Pwede. Ganun. Kung ganun na sitwasyon. Oo. Diba? Paano kung halimbawa,
gusto na talagang bumukod, as in humiwalay, lumayo. Mm-hmm. Pwede, maaari din mangyari yun. Diba? Hindi natin kasi masasabi, depende sa asawa eh. Totoo. Diba? Yung mga gano'n. Kaya minsan yung asawa ko, sinasabi niya, pag nakakita siya ng maganda bahay na parang may dalawa, yung parang dalawa siyang magkaibang bahay pero isang lupa. Mm-hmm. Lagi niya sinasabi na parang, sana magkaroon tayo ng ganyan. Para pagdating ng araw, yung mga anak natin, nasa isang lugar, nasa isang area pa rin sila, pero tig-isa sila ng bahay. Correct. Madami ganun. Masarap isipin yun. Pero partner, yung katotohanan dun, hindi ka sure. Mm-hmm. Hindi mo naman naku, alam gusto, eh. Mag-stay ba talaga? Gusto correct. Ba naman? Ayoko dyan. Hindi lang ikaw. Ha, hindi lang yung mismo anak mo. Kasi anak mo pwede mag-adjust sa'yo. Yung magiging asawa niya. Mm-hmm. What if gusto mag-abroad? Mm-hmm. What if gusto maging sa probinsya? What gusto if sibang, sa condo? Correct. Oh, what if condo living ang gusto? What if, ano? Diba? Kaya mahirap yung magde-decision ka, bibili ka ng mga ganyan para sa mga anak mo. Pagdating na araw, hindi ka sure na ano ha, kung talaga nga iaano nila yun, na tatanggapin, gagamitin. Depende kasi talaga. Kaya ngayon nga eh, yun yung two things about this kwento ng may Wagang Burnay. Pagtanggap, na may mga changes talaga kapag kinasal na po talaga sila. Totoo kailangan yun. Talagang tanggapin yun. Nag-ano eh, in the same way na nag-enjoy ka sa married life, you allow them also to enjoy their married life. Ganun. Good luck sa decision making nyo. Oo, good luck. Mahirap talaga, masakit sa puso talaga. Sana makuha sa ano, sa adjustment. Yan, sa sagad-sagarang mga adjustment. Sana. At mahanap niya sa lalong madaling panahon. Correct. Salamat sa iyo, fam, for sending your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!